Ma'am Nenet, titular, Ah, siya po opo. yung nag-contact kay JR para makausap natin. Alam mo ba, JR, na meron pong nakapanood sa yung video about dun sa mata nga ni, ano, ng baby mo na ooperahan. Kaso mo, may problema, di ba? Malaking budget yan. Malaki ang hinihingi sa atin noon. Parang nasa 60,000. So, meron isang kaibigan natin sa YouTube, si Maring Banji. Kaya, salamat tayo kay Maring Banji. May pinadala siya sa ating 1,000, ibibigay sa iyo, pantulong sa iyo. Ikaw nang bahala nun kung saan mo siya gagamitin, kung pambili nyo ng bigas, pang araw-araw na ulam, o gatas ng mga bata, vitamin, o kung ano yung pwedeng, wala ka bang ipinapatak dyan sa mata niya? Wala nang pinapatak. Sinaubos na. Wala. Okay. So kasi di ba ang instruction sa atin ni doktor, kailangan daw alisin yung kanang mata, yung may naapektuhan, para hindi maapektuhan yung kaliwa. Ganun din ba yung mga sabi sa iyo diyan? Nagpa-check up ka ba sa ibang doktor diyan sa Gatsitorena? Hindi po. Wala naman. Sa ano, sa clinic, wala. Sa center, sa government hospital, para walang bayad. Wala bang mga mission diyan, medical mission? Mailapit na. Pag-check up ta, ano, wala nung pira. Ah, okay. So siguro kung may papadala sa iyo yung 1,000, ipa-check up mo yung 500, tapos pagkain nyo o panggatas nyo yung iba. Pamasahin nyo papuntang clinic, sa eye clinic. Malayo ba dyan yung mga eye clinic? O sa government hospital? Malayo, malayo po kuya. Malayo po kuya, sasakay po po ng abal-habal para po makarating ng hospital. Oo, so may mga pamasahin. At saka ng hospital po, dito po lang po ng mga facilities. So ang gusto ko lang sanang malaman sa ngayon, di ba sinabi sa atin na yung kaliwa niya na nakakakita, posible siya na maapektuhan, posible siya na mawalan din ang paningin. Yun yung gusto kong malaman. Ano ba siya, nagda-downgrade ba yung mata niya? Na nararamdaman mo ba na lumalabo? Wala ka namang ganong sa kanya? Napapa-check? Kasi minsan, di ba, papa-check yan dun sa mga eye clinic. O basahin mo to, nababasa mo ba to, yung gantong layo. Kasi nga ka po, in last July pa tayo nagkita, ngayon ay ano na, April. So mga ano na yan, nasa 5-9 months na. Ilang ano kaya, ang kinakatakot ko, ilang panahon kaya, ilang buwan o ilang taon bago maapektuhan yung kaliwa niya. Yun ang kinakatakot ko. Baka kasi mamaya mabulaga ka na lang, ay nangangapa na yung anak mo. Ay, sana pala na paalis natin yung isang mata niya para may matitira pa siyang mata na makakita. Yun ay kinakatakot ko. Kaya nga, buti nga may nakapanood. Sana nga may mas makapanood pa, or sila Rapi Tulpo o si Ma'am Jessica Soho, o yung mas may kakayanan pa na magbigay sa iyo ng pondo para tuluyan talaga siyang maalis. Papaltan naman niya ng ano, ng artificial. O sana yung gano'n ang ano natin. Nakatira kasi kami sa bundok. Oo, yun pang isang problema. Ano, nakatira kayo sa bundok? Gaano kalayo yan? Buti nakarating ka dyan. Buti nakarating ka galing bundok. May tumawag sa amin doon. At salamat, Nenet. Oo. Si Nenet pa ang tumawag sa inyo? Kasi meron... Oo. Hello po. Hello po. Sige, Net. Sa bundok po kasi sa bundok po kasi nakatira si Najia, silang mag-aama lang doon. Opo. Tapos medyo nahihirapan siya kasi single father po siya. Ang trabaho kasi niya yung nagbandala. Alam niyo po yung bandala, yung hindi pa. Ay, yung abaka. Oo. Yung abaka nag-aabot tapos garantan. Nag-harvest ka ng bandala, nag-harvest ka? O naggagawa ka noon? Oo. Binibilad, ano? Nagtatanim din po.
Itatanim din. So, magkano naman kinikita mo doon? Ano, masana po? Masana po? Magkano? Maliit lang po. Maliit lang. May 300? Mga 300 isang araw. So, Sam, ano mo, yung misis mo ngayon, nasaan? Alam niya ba yung sitwasyon ng anak mo? Hindi. Hindi warang kami. Ano po? Tiniwanan mo kami. Kami tinawagan mo siya? Oh. Hindi. Kaya iniwanan na daw po sila. Natuloy. Ah. Hindi na po sila binalungan ng kanyang asawa. Ah, kaya sila na lang pong mag-aama. Nakipag-break na sa'yo yung asawa mo. Kasal ba kayo noon? Kasal kayo? Hindi. Ah, okay. So, parang mahirap kang humabol sa kanya. Ano? Mahirapan ka humabol kasi hindi pala kayo kasal. Kasi kung halimbawa, siya eh nag-asawa ng iba, pwede mo siyang habulin na makasuhan kasi nga nag-asawa siyang iba, hindi pa naman kayo kasal. Eh ngayon, wala pa naman, hindi pa kayo kasal, so pwede siyang maghanap ng ibang asawa o nakamaligawan siya ng iba. Yun ang medyo masakit, ano? Kaya nararamdaman ko yung ano mo, yung feeling mo, alam ko mabigat yung nasa loob mo. So, laban lang, fight lang para sa mga anak mo. Dalawa lang ba yung anak mo? Opo. Sila lang dalawa? Parehong lalaki pa, ano? So, yun. Paano gusto mong ipadala yung 1,000? Sa GCash o sa Palawan? GCash na lang po. May GCash si Nenet. Sa kanya ko nila ipapadala. May GCash ka, Ma'am Net? Wala po. Meron po dito. Meron po GCash. Oo. Kukunin na lang natin yung number. So, tapos pag natanggap yung pera, ipaki-video mo siya ano na natanggap niya, Ma'am Net. Para ipapadala natin to doon sa sponsor. May bawas pa ba yon? May bawas pa? Yung pag nagpadala, konti na lang ano? 20 siguro. O sige, para walang bawas, yung charge, dadagdagan ko na lang, gagawin ko na siyang 1,100. Pambilig mo na lang yung bigas yung isa, tsaka pang data ni Nenet. Ha? Bigyan mo din si pang data si Nenet. Nakadata ka ba, Nenet? Opo. Opo. Ayan. Si ano, si Maring Banji, ito yung nagbigay. Papakita ko yung picture niya para kilala mo siya. Once na nag-search ka sa YouTube, Maring Banji official. Nasa Saudi ito siya. Ito siya. Di yata makita. Yan. Kita mo? Yan ang ano niya. Ang content niya, mga mukbang, kakain, mukbang, ganyan. Mga luto, yun ang content niya. Ako naman, yung content ko, tawag dito? Yung sayan nga sa pagtulong, tapos sa mga travel, yung pagtakbo. Alam mo, pwede kang tumakbo. Kung may time ka, JR, sumali ka sa challenge ni Sir Well Lipat, yung aming team leader. Tatakbo ka lang, isang araw, halimbawa, tumakbo ka ng isang oras, o bukas, kaya mo hanggang isa't kalahati, o sa 2 hours, o kahit 30 minutes muna, iipunin mo lang yon kung ilan ang layong. Tapos ilista mo lang sa ballpen. Lista mo sa papel, sa notebook, ilan yung time, ilan yung layo na natakbo mo. Hanggang sa matapos mo yung 250 miles. Kasi yun po yung ni Sir Well, challenge niya. Yun yung team leader natin. Kaya pag humingi ka sa kanya ng tulong, kapag legit, talagang tumutulong siya. Ano? So, yung paghingi mo sa kanya ng tulong, pwede mong banggitin ngayon kay Sir Lipat. Opo. Kanina, bago kayo tumawag, tinatakpan ko yung isa niyang mata. Ito po kasi yung nakakita. Oo. Ito yung hindi. Ito yung na-damage. Oo. Ito yung hindi. Oo. Kanina, tinatakpan ko ganyan. Sabi ko, kung anong nakikita niya,
wala daw po. So, ibig sabihin po, totally damaged na po siya. Oo, yun nga rin. Tama ka dyan, Miss Nenet, kasi yun nga rin yung findings ni Dr. Bagnes. Talagang totally damaged yung mata niya. Dahil dun sa pagkakatusok, bumaon talaga siya sa, ano, sa pinaka-iris niya. Kaya may bakterya nga raw yan, may infection, kinain na yung iris niya, hindi na siya nakakita. And possibly, dahil dalawa yung mata natin, may chance na umakyat yung infection sa kaliwa. Yun yung talagang kinakatakot ko. Kaya nga, sana as soon as possible, matanggal siya. Pero kailangan mag-raise tayo ng fund, ano? Dahil malaki po ang hinihingi niyan eh. Pero kung dyan po ay sa ano, sa Manila, sa Jose Reyes, sa Jose Reyes or sa PGH, baka wala po tayong ano, gagastusin. Oo. Baka wala pong gagastusin kung sa government hospital. Totoo 'yon. Kaya ewan ko kung makakarating kayo ng PGH, sana may magandang loob na may pasyal kayo doon o sa Jose Reyes o may lapit kayo sa PCSO o sa DSWD na mayroong mag-sponsor na matanggal po yung kanyang mata at mapalitan lang ng ano, ng artificial. Pero ang gusto ko ring makita net yung nakakakita niya, hindi ba nagba-blurred, hindi niya ba nararamdaman yon, hindi ba lumalabo? Yung bang halimbawa nagpakita ka ng limang daliri, kaya niya pa rin ma-distinguish na lima yan. Kaya niyo ba yun? Kaya tatanungin ko. Sige, try natin. Nagdiklom ang ate. Hindi dumidilim ito, hindi nagdiklom. Hello, kuya. Oo. Parang hindi naman po kasi... Hindi nagluluha, hindi ganoon, walang, hindi nagre-red. Hindi naman. Hindi naman po. Okay, so sa praise the Lord kasi hindi siya naapektuhan. Sana nga ganoon na. Kasi yung nilapitan talaga natin, specialista na yun sa mata, kaya possible talaga yung mangyari yung sinasabi niya. Kaya pray tayo ngayon hanggat wala tayong pondo o wala tayong taong malalapitan na kaya talaga na magpondo sa atin, matanggalan yung mata niya, madala kayo sa PGH o si Reyes or dito, kahit dito lang sa BMC, sa Bicol Regional, Bicol Medical Center. Palagay ko meron na ngayon diyang ano, eye specialist. O so ganun na lang muna at Ma'am Nenet, yun na lang request ko sa iyo, pagkapadala ko ng pera, paki-videohan mo siya ng nakahiga ang video na ito na na bigay na sa iyo, tapos pasalamat ka. Sabihin mo, JR, thank you kay Maring Banji dahil sa iyo natanggap namin tong pera na tulong pinansyal para sa aming pamilya. Ano? Ganun na lang muna. Okay, so end ko muna tong call. May isa pa akong ibibilin pero itatawag ko sa iyo, ha? Okay. Okay po.